welcome again to my YouTube channel at kumusta po kayo lahat. So ngayong araw, pang 2 days ko dito sa quarantine hotel ko or quarantine room. Ano ba? Quarantine hotel nga. Quarantine hotel ko dito sa Taiwan. So ngayon guys, sasagutin ko yung mga comment or nagtatanong sa akin kung ano yung agency mo dyan sa Taiwan, anong trabaho mo dyan, magkano yung sahod mo dyan. So yun, at kung bakit sa Taiwan ako bumalik. Kung bakit bumalik pa ako dito sa Taiwan, bakit kaagad ako bumalik, ang bata pa nung aking baby, mga ganung questions. So, sasagutin ko yan, guys. At unang-una, guys, kaya ako bumalik dito sa Taiwan dahil dito naman ako unang nagtrabaho. Ito yung unang bansa ko na napuntahan na nakapagtrabaho ko bilang OFW way back 2014, at nagpapabalik-balik na rin ako dito. So yun nga, pangatlong beses ko na dito ngayon sa Taiwan. At kung bakit umalis ako kaagad, kahit 9 na buwan pa lang yung baby ko. Alam nyo kasi guys, ang katwiran ko, sayang yung pagkakataon na binigay sa akin ng aking broker at yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos. Syempre, alam ko naman hindi ako makakaalis kung hindi sa tulong ni God, diba? Alam ko may plano siya sa akin. So, kung magtrabaho na habang baby pa sila, habang baby pa yung anak ko, para pag lumaki siya mag-edad ng 3, 4, or 5, basta pag nag-aaral na, gusto ko ako na yung nandun, ako na yung mag-aalaga sa kanila, mag-aatid sa school, kagaya nung aking isang panay na baby, naranasan ko yan nung siya ay mag-aral ng kinder. So, ako yung unang kasama niya doon. Kaya masaya ako. Maraming gustong mag-abroad guys na hindi makapag-abroad dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. So tayo, swerte tayo kahit papaano. Pangalawang questions guys, ang aking agency po sa Pinas is MIP or Infinity. Kasi yung MIP guys at saka Infinity, iisang building lang naman po yan. At kung hindi kilala yung Infinity, ang kilala talaga dyan is MIP. Bali ngayon, pinaghiwalay lang nila yung pag-process. Yung MIP po is sa factory worker dito sa Taiwan. Yung Infinity sa caretaker. Pero meron din mga caretaker na under ng MIP talaga. Pero ang agency ko ngayon, ang nagpaalis sa akin is Infinity. Which is nandun din lang naman siya sa may isang building. So, pwede kayong pumunta dyan guys, mag-report kung gusto nyong nagbabala kayong mag-abroad. At hindi lang siya dito sa Taiwan, nakakapagpaalis. Meron din Hong Kong, Singapore, Malaysia, Kuwait, at marami pang iba. So, pwede kayong mag-report dun guys para malaman nyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, yun. Ang aking nagastos naman po dito sa aking wala siyang placement fee. So, bali ang tinatawag po na gastos namin is processing fee, yung tawag doon. So, hindi siya placement fee guys, processing fee. Magkaiba po yun. So, bali lahat, kung susumahin guys, is nasa 60 din siya. 60 to 65. Kasama na doon yung pamasahe. So, yun. Lahat na na nagastos ko kasama na po doon. Yung pag-ayos ko ng papel, basta lahat na po yun. Nag-range siya ng 60 to 65. So, yun. Hindi ko lang alam kung ganun din sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, ang magagastos nila. Basta kung gusto nyo pong mag-apply, pwede po kayong pumunta doon. At kung ano po ang trabaho ko dito sa Taiwan, ako po ay isang caretaker dito. At pag sinabi pong caretaker dito sa Taiwan, ikaw po ay all around sa bahay. May alaga ka na po, may all around ka pa sa bahay. Pero depende po yan sa inyong magiging alaga. Kung ang alaga po ninyo is bedridden pa, siya lang po yung titignan nyo. Kung halimbawa naman is bedridden siya, tapos naayos mo na siya, tapos halimbawa wala kang ginagawa or tulog ka, pwede kang magwalis-walis, ganyan. Or kung nasa ospital naman kayo at yung alaga nyo is bedridden nga po, siya lang talaga yung tututukan nyo. Pero pag nasa bahay po kayo, kasama po doon na magluluto kayo, maglalaba, maglilinis, ganyan. So, yun po. Kapag sinabing caretaker, hindi ka lang sa alaga mo nakatutok.
Pero meron naman, kagaya ko dati, yung alaga ko is bedridden talaga siya. So, nakatutok lang talaga ako sa kanya. So, yun, napag-uusapan naman niya. Mababait naman guys ang mga Taiwanese. Tapos, ano pa ba? So, ilan taon ng kontrata dito? 3 years po ang kontrata dito sa Taiwan. At ang day off, depende po yan sa mapag-uusapan ninyo ng inyong magiging amo. So, ako, naranasan ko na sa mga naging amo ko, nakakapag-day off ako 24 hours twice a month. Tapos, meron namang ibang amo, 24 hours once a month lang nila pinapayagang mag-day off yung kanilang worker. So, yun guys. So, napaka, hindi siya ganun kadali. Napakahirap. Actually, sa tatlong beses kong pagbalik dito guys sa Taiwan, mas ngayon ako nahirapan kasi si Taiwan Embassy, mas humigpit siya. At meron siyang mga hiningin documents na wala dun sa una at pangalawang apply ko dito sa Taiwan. So, i-next ko guys yung mga requirements naman na kailangan nyo para magkaroon din kayo ng idea sa mga requirements at para ma-share na rin po sa inyo. So, from vegan guys, kasi sa Ilocos Sur na ako tumutuloy, dati kasi Nueva Ecija lang at Aurora ko. So, vegan to Manila, luwas, uwi, ganyan. Pero ako, ang ginagawa ko, kung halimbawa 3 araw lang naman ang pagitan at tatawagan na naman, kailangan na naman ako lumos, hindi na ako umuwi kasi ang mahal ng pamasahe guys, napakamahal ng pamasahe. So, biruin nyo, uuwi ako one ng vegan at luluwas, 2,000 na kaagad yun pamasahe. So, diba? So, lalo na sa mga malalayong lugar din, diba? Sa mga tiga-probinsya. So, hindi siya biro. Alam mo, uuwi ka sa vegan, sa probinsya mo ng madaling araw, ganyan. Tapos, wala kang tulog, walang kain. So, diba? Tapos, mag-aayos ka ng papel, ganyan, ang haba ng pila. So, hindi talaga siya biro, guys. Kaya, sa Pinas pa lang, pag wala ka ng tiyaga, hindi ka pwede dito sa abroad. Kasi, kailangan talaga ng mahabang pasensya. So, yun guys, sana may na-share na naman po ako sa inyo na makakapulutan nyo kahit papaano ng aral o idea sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan bilang isang caretaker. So, ano pa ba? At yun lang naman. So, yun nga po, ang aking agency is Infinity and MIP. Yan, pareho lang yan, nasa isang building. Tapos, masahod ko dito, nagastos ko dito, nasa 60 to 65K, lahat naman na yun. At ang aking trabaho dito sa Taiwan is caretaker. At yun nga, yun lang po. At kung may mga tanong pa kayo guys, pwede kayo mag-comment down below kung may katanungan pa kayo sa akin dito para masagot po kayo. Shout out kay Mamche USA Vlog, kay Laytuber, kay Kuya Mads, kay EJ Sabel, kay kanino pa ba? Kanino pa ba tayo magpapasalamat? Basta sa mga Team Solid Vloggers dyan, salamat. At sa mga kaibigan natin dyan sa YT, maraming salamat guys. At syempre kay Ma'am Bebs at kay Lake Watcher Official, maraming salamat. Sa Family Kalibo, kay Miss Bula, kaya maraming salamat. At kay Mary Roxy, LCN Rocks Vlog, kay Mary Wei May, maraming salamat mga Mariko. At sa Bakay Tay Bisay, maraming salamat dun sa may video greetings na ginawa mo sa akin. Pag-surprise mo lang video greetings na hiningan mo sila ng mga video greetings nga na yun. Ayun. Talaga na-expect yung Tay Bisay. At sorry, hindi ko nagawa sa yun. At yun guys, maraming salamat. At syempre, gusto ko magpasalamat sa aking mga hipag, nanay, sa mga nag-aalaga dun sa aking anak. Maraming salamat. Syempre, dun sa aming haligi ng tahanan, ayun, sa pagpapagawa ng aming bahay. At isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nagbalik dito sa Taiwan, guys. Syempre, dahil para tulungan siya, para magtulungan kami ng aking asawa, diba? So, yun naman ang ano natin dapat gawin natin. Magtulungan tayo. At yun, maraming salamat ulit, guys, sa mga nakatulong sa akin. Alam nyo na kung sino-sino kayo. At kay Tita Vilma, kay Ate Jeng Jeng, maraming salamat.
kasi kaya sa mga tito ko dyan sa Kalaanan, Nueva Ecija, maraming salamat mga tito. At sa kapatid ko na nandiyan sa Diteki, ayan, mag-ingat ka lagi. Ayan. Alam nyo na guys kung bakit ako nagpapasalamat. Naging party kayo nitong aking journey ngayong pagbabalik ko dito sa Taiwan. Yun, hanggang dito na lang guys. At mag-iingat po tayo lahat. At maraming salamat sa inyong suporta. So, see you guys on my next vlog. At mag-iingat po tayo lahat. Bye!